Magandang hapon mga ka-solar. So nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. So nakikita nyo ngayon mga ka-solar, no? Mga solar panels. Ayan, at itong solar panels na ito ay i-coconnect natin sa dalawang piraso na 16 kilowatts DEA inverter, hybrid on-grid inverter. At ito lahat ay nasa 62 pieces. So yung DEA hybrid inverter natin mga ka-solar, no, ang bawat unit nun ay mayroong tatlong strings. So tatlo yung pagkokonekan ng PV cable. Ayan. So itong string ng solar panels natin ay tatlo din. So ibig sabihin niya ay anim din dapat, ano, anim na string ang ating gagawin. So dito sa string nga na ito, ayan, at ito ay 11 pieces ito, at sumunod na string, ano, ito lahat na ito ay 10 pieces, ayan, mula dito hanggang doon. Okay, at dito ay umabot din ng 10 pieces. So ibig sabihin itong tatlong strings na ito ay para sa isang inverter. So ang total na pieces ng ating solar panels dito ay nasa 31. So 10, 10, 11. Iyan ay para sa master inverter na 16 kilowatts. At ito naman, ito ay 11 pieces. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 pieces ito, ganun din. Another string ito, another string ng another inverter. So ito ay kukonect sa slave na inverter. Okay? String number 1 ng slave na inverter. At ito ay 10 pieces uli. Ito naman ay para sa second string ng slave na inverter. At ganun din sa natitirang pang-anim, ano? So 10 pieces din yun. Pero mga ka-solar, ang highlights ng ating video na ito dito sa solar panels ay yung kung paano ginawa yung installation, kung paano naging super typhoon proof, ano? Kasi dito mga ka-solar, ayan, kita nyo naman tabing dagat ito. Ayan yung area na yan. Ayan. So itong lugar na ito mga ka-solar ay Eastern Summer. So nasa Dolores, Eastern Summer tayo ngayon. Okay? Dahil ang lugar na ito ay nakaranas sila ng matinding bagyo, kaya ang may-ari ay gumawa ng sistema kung paano i-install na sobrang masasabing matibay, super typhoon proof na masasabi ang kanyang installation. So ipapakita ko mga ka-solar kung paano in-install, ano? So unang-una, ayan, mapapansin ninyo mga ka-solar, ano? So 4 railings. 1, 2, 3, 4. 4 railings 'yan mga ka-solar. So diyan sa 4 railings mga ka-solar, bukod diyan, may mga L-foot pang inilagay, at dito sa gilid, hindi lang basta isang pirasong L-foot. Ayan. So since ito yung edge, no? Edge ng solar panel. Ayan, may kita nyo, dalawa yan. Dalawa yung L-feet. Dito sa pinakagilid. Okay? So, isang railing yan. Isang railing din ito. Isang railing din dito. At isang railing pa dyan. So, dalawa dyan, ano? Para hindi masikwat ng hangin. Ngayon, bukod dyan, mga solar, ano? Ito, special design ng pagkakabit ng solar. Kasi ang normal na nakikita natin na mga pagkakabit ng solar panel ay walang nakalagay na end clamp dito sa bawat upper portion. At ginawang special, ano, ng ating client, at inilagay ito, nagputol ng railings, at sobrang tibay talaga nito. Walang kauga-uga. So ngayon mga ka-solar, ang question dyan, paano yan ginawa? So mga ka-solar,
kung makikita ninyo to, ito yung pinagpakuan ng Parlina. No, so ito ay wooden ang trusses nito, wooden trusses. So nilagyan niya ng pabalagbag dito na kahoy at para ma-mount yung lug screw. So kung mapapansin niyo mga ka-solar, double lug screw yan using T-foot. Ayan oh, T-foot yan oh. 1 2. So ganun katindi ang pagkaka-mount nito. At hindi lang basta-basta mounting. At dahil nga sa tindi ano, sa tindi ng naranasan na bagyo dito, baka ang mangyari dito ay hindi lang ilipad yung solar panels ano, buong bubong, buong roof ano ay ilipad na rin. So isang malupit talagang gawaan ito. So lahat 'yan, mayroong mounting ng end to end mula dito sa ulo no, at pati doon sa bandang paanan. Ayan. So ayan no. Meron na pinasukan yan, dumiretso na yan sa ilalim na medyo matibay-tibay at yung another end nandito. Para dito sa 11 pieces no. Nandito yan. So dito natin makikita pumasok yan, ayan. So i-connect na lang natin yung mga MC4. Naka-ready na yan, ka-ready na. Isusuot na lang mamaya. So ayan mga ka-solar, magbabaklas tayo ng isang piraso. At itetest natin yung ng BOC. Although ngayon wala nang tayo masyado makikitang harvest nyan. Dahil 4 o'clock na. Ayan o, super maulap pa. So check lang natin yung BOC ng isang piraso. At ang brand ng panel na ito ay Jinko, yung Tiger ano, at 545. Subukan natin i-test gamit ang ating Elejoy solar panel multimeter. Patayo. Oops. So auto backlight. Ayan, testing complete. So meron pang na-harvest mga ka-solar no, nasa 31 watts at ang BMP ay umaabot ng 38.9, ang IMP 0.79, ang VOC nasa 43.83. So ayun, mukhang magandang humarvest to ah. So, ayun mga ka-solar, okay na. Pansamantala mga ka-solar, kuya magpapaalam muna. Usap tayo sa susunod na video mga ka-solar. At ang inyong ka-solar, si Solarens.